Welcome back to our special Letran Nights edition of The Score. The NCAA champions are here. Larry Muis, Muyan, Bonbon Batelier, and Fran, ang init ng kamay, you. Okay. Palagi ko naman sa kahit anong champion team, no, ang pinagmamalaki niyan yung samahan. Kasi kung walang samahan, hindi niyo kakayanin manalo ng mga do or die game, hindi niyo kakayanin talunin ng mga undefeated teams in the final. So, pakikwento naman, gaano katibay yung samahan ng Letran Knights? Ay, grabe po, sir. Siguro yung sa amin, sir, paggabi na, yun yung the best talaga na moment ng team namin, sir. Ito, totoo, sir. Parang bumalik kami sa pagkabata, sir, eh. Naglalaro kami, totoo. Gagamba, sir. Yung laban talaga. Lalagay nyo dun sa lalagyan ng post-pro. Tapos sa stick, tapos lalaro kami. Akala ng iba, anong ginagawa namin, pagpasok nila, gagamba pala yung makikita. So wala yung mga PlayStation na yan, Dota, ganyan. Bumalik kami sa pagkabata. So gagamba, yun na naging susi ng samahan din. Aba, sino pinakamagaling dyan? Ito. Sir, recruit pa yung gagamba niya, galing Jensen pa eh. Baka naman, dayo pa yung gagamba mo, ha? Galing Jensen. So sino nakaisip nito na? Sino nga? Pare, ang magandang bonding. Si ano away ng gagamba? Si Ato. Si Ular. Si Ular. Kasi nagsibula. Sumunod, bumili na sila Fran. Kami, bumibili kami. Eh, huli, alam mo, huling nagawa ko yan, elementary pa ako eh. So, okay, dahil dito sa, yan yung gagamba, sana pala, dinala niyo yung mga gagamba niyo para napakita natin. Anong naging, kumbaga, benefit na paggabi, gagamba, ano nangyari sa samahan niyo? Kasi sir, bukas yung game, gabi, kumpleto kami lahat sa dorm. Tapos, sabay kami mag-dinner. Palaban muna kami ng gagamba, mga alas 7. Tatapos nun, sir, mga alas 9. Tapos kakain kami ng kakain muna kami sabay lahat. Tapos pagtapos nun, paaway ulit ng gagamba. Tapos yun, natulog na kami. Doon namin nakuha yung bonding din sa team na sobrang saya namin. Parang, kasi touring namin sa isa't isa. Magkakapatid nga, walang. Kahit si Jeric yung pinaka siya yung captain ball. Hanggang sa pinakababa, yung mga rookie namin, sila Pau, sila Andre, parehas lang yun, sir. Nagbibiruan, walang senior sa amin. Lahat nagbibiruan kami. Ganun kasolid yung team namin. Alam mo, pag magkakapatid, matindi rin ang asaran. Mm-hmm. Oh, sobra. Doon nagkaka... So, may mga napipikon ba sa inyo? Opo. Sino yung pinakapikon sa inyo? Siko na naman! Malakas mga sar. Pero malakas din mapikon. Opo. Pero kasama yan, di ba? Kasama yan sa basketball team. Lalo na kung ang turing nyo para kayong magkakapatid. Dahil kung may magkakapatid, siyempre parang may panganay. Sino yung pinakapanganay? Si Jeric na ba yun? Sino yung parang pinakakuya na pag sumobra na ang saya, nawawala na sa focus, siya yung magsasabi na, pre, balik tayo sa focus. Sino yun? Si Jeric. Paano nyo madidescribe yung pagkakuya ni Jeric Balanza sa inyo? Mabait si Jeric eh. Pag isang text mo sa kanya, pag kailangan mo siya, pupuntaan ka talaga eh. Sasagot at sasagot talaga pag may kailangan ka. So si Jeric, siya yung tipong hindi siya magdadalong isip na sabihan kayo kung nawawala na kayo sa focus. Kumbaga sir, siya yung mentor na. Nangyari yun? Na kunyari, kinausap ka, ikaw, na nasabihan kayo. Ano yung sabi sa'yo na napaisip ka? Sabi niya, sir, parang huwag mong isipin na parang nadadown ka. Isipin mo, kunwari, pag titira ka ng bola, isipin mo, papasok yan kahit hindi. Parang ganun lang. Parang minomotivate ka niya na palakasin yung loob mo. Sa akin, sir, nung first two games ko, yung Lice at saka Arellano, kasi wala akong nagawa, sir. Sobrang down ako nun. Tapos pagka third game namin, Jerio, hindi dahil ka Jeric, sir, di ko makuha yung game ko dun eh. Kasi gabi nun, kinausap niya ako, sabi niya, huwag mo muna isipin siya, kagaling mo lang sa opera mo. Tapos sabi niya, isipin mo na lang na yung pamilya mo, yun yung gawing motivation mo. Tapos pagka-game na sa'yo, sabi sa akin, ibibigay ko at ibibigay sa'yo yung bola, maglaro ka maayos. Ayun sir, talagang binigay niya sa akin, pinalaro niya talaga ako. Hanggang doon ko nakuha yung kumpiyansa ko sa season na to. Doon nag-start yung kumpiyansa ko. Antindi ng tiwala niya sa'yo. Ganun siya kagaling magdala sa amin, sir. Kaya, dahil isa din sa
siya ang pinakamalaking ano, siya ang pinakamalaking part na kung bakit ganito kami ngayon sa team namin. Fran, siyempre, alam, maraming may alam nung kwento ni Jerry, mga sarili niyang pinagdaanan sa buhay niya, medical condition na akala mo baka di na makalaro, baka kung ano pa mangyari sa kanya, pero ito, teammate niyo, kuya niyo, mentor niyo, cheerleader ninyo. Pag tinitignan niyo si Jerick at yung parang pagiging example niya, na-inspire ka sa kanya? Opo. Kasi, di ba nga, galing siya sa surgery. Tapos ngayon, champion na naman siya. Parang sobrang fighter niya eh. Narami siyang na-inspired kami. Pag sa practice, sasabihin nun, tumira ka, isipin mo laging papasok kahit di mo pa nabibitawan yung bola. Pasok agad yan. O pareho ka ni Jerick eh. Hindi yung nakikita yung bantay niya eh. Kung tumira ng 3 points eh, parang wala nakatayo dun sa harap. Sa kanya mo ba nakuha yun? Opo. Sa practice, tas minsan lang ah. Minsan lang ako mag-shooting partner kami nun. Si Jerick Balanza, maraming tao inspired. No? Dahil, ang syempre, ang tinitingnan ng lahat kasi nga, nagkasakit siya, nakabalik siya, nakalaro siya. Maliban dun sa naging sakit niya, ano pa yung ibang parang karakteristik ni Jerick na kailangan malaman ng tao para talagang makilala si Jerick Balanza na yung pagkakakilala ninyo? Sa akin, sir, moody si Jerick eh. Moody? Moody. Pag nagkukulitan siya, parang sabayan mo lang sa kulit niya. Pero pag seryoso siya, kailangan parang bigyan mo siyang ng respeto, parang ganun. Parang di mo siya mabiro, parang ganun. Sa akin, ano, bingi, adi, joke. Kasi hindi na naarinig yung right sa niya. Ganun talaga moody. Yung pala epekto nung sa opera. Bing. Nagagalit na sa so, pasa mo, hindi ka na pala naririnig. Kaya pala titiro na lang niya. Kaya nga, iniisip ko, di mo na ako aalis sa doon. Pwede ba yun? Kasi mamimiss ko talaga yung mga teammate ko. Tapos sobrang kulit, lahat makulit. Siyempre, ang pangarap eh, after the championship, back-to-back. So, alamin natin ang plano ng Letran Knights for the next season of the NCAA when the score returns. Anong nakikita mo na, siyempre, iiyon mo itong mga kapatid mo sa Letran, no? Paano sila for next year? Pwede bang umasam, mangarap ang mga Letran fans na baka pwede mag back-to-back champion next year? Para sa akin, talaga nakikita ko na magba-back-to-back sila next year. Dahil alam ko sobrang lakas.